Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Alright. Ano pala ba ate? Si Ate May, may question ka for Katrin and Alvin. Pwede po ba kaming mag-expect ng love triangle kasama si DJ? Love triangle. Kasama si DJ, Katrin and of course si Alvin. Kasi sobrang lakas din ang sparks ng dalawa. Sparks. Ang dami naman. Thank you, Ate May. Alam mo, first time na tanong yan. Gawin natin love square, tapos kasama na rin si Main. Para masaya lahat. Kasi, hindi, depende. Hindi natin alam, di ba, kung okay kay DJ, kung okay. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang unseen footage or part po ng interview kung saan pinigilan po ito ng media sa pagkalat at hindi man lamang naisama sa anumang mga balita, no, nang sabihin nga po ito mismo galing sa mga bibig ni Katrin Bernardo. Kung para kanino lang po si Alden na kung totoong si Main at saka si Mr. Spotted, never at hindi yan sasabihin ni Katrin Bernardo. Diba? Ito po yung kasagsagan ng interview po nila sa Hello Love Goodbye kung ano yung mga dapat asahan. Yang napanood po ninyo bago po tayo mag-start, galing po yan mismo kay Ma'am Malu, no? Isa po kasi ako personally sa 10,000 mahigit niyang followers sa Instagram. Hindi po namin pag-aari yung naturang video bagkos. Ibinabahagi lamang po namin ito sa mga kapwa Main and Alden fans, no? At pag-usapan natin yung video na yan. Maya-maya lamang po, no? Kasama na rin po ang batang pagkakulit-kulit po na nakita po natin sa likod ni Menggay. Sino nga kaya yung batang nasa likod niya? Bakit may paa dun sa likod niya, no? Ang dami na naman po kasing haka-haka ang nabubuo rito. Alamin natin yan kasama ang iba pang mga ganap kina Main at kay Alden, magkahiwalay man, magkasama man, magkaiba man o magkatulad man. Sagot pa rin namin ang mga updates patungkol sa kanilang dalawa araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagmamahal na ibinibigay po kay Main at kay Alden nang wala pong hinihintay na ibang kapalit. Lagi po ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta po kay Main at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kay Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Belen Alonzo. Sabi niya, hindi na kami umaasa, lalong hindi kami nakiusap ever. Naghihintay na lang kami na maging freelancer silang dalawa. Sure naman kami na may kukuha sa kanila together sa mga projects. Dami kayang mga producers out there. Pride and greed ang mga dahilan. Mayroon pa bang iba? In that case, Miss Belen Alonzo, I totally agree po, no? Na pride and greed ang kanilang ipinaiiral. Talagang nakikipagmatigasan pa. 'Di ba? Kaya nga po hindi ko rin naman po masisi ang ibang mga Alden fans sa pamboboycott na ginagawa nila araw-araw. Talagang 100,000 ang tweets nila, no? Para lamang po ma-boycott ang Itbulaga. Laging gabi-gabi po, no? May fireworks. Tuwing ako po ay ipapasok at magbe-break time ako, no? 12 midnight or minsan 1 a.m. po ako nagbe-break, no? Ang bumubungad po kagad sa akin pag open ko ng Twitter ay yung fireworks,
no? Isang senyales na more than 100,000 tweets na naman po ang nagawa ng mga True-Blooded Aldab fans. Maraming salamat po sa inyong komento, Miss Belen Alonzo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Belinda Caravana. Sabi niya, thank you ulit, Mr. Pinas. Ganda ng point of views mo about Alden and Maine. Very interesting kapag sila ang pinag-uusapan. Yung sinabi ni Maine, yan, tunay love message niya kay Alden. Truth will come out, slowly but surely. Keep on praying ako sa dalawa. Make sure this real perfect couple. More power, Mr. Pinas, keep it up. Maraming salamat po, Miss Belinda Caravana, no? At at least nakikita po natin ang ginagawa ng media, 'di ba? Pinagtutuunan nila ng pansin ng ibang mga tweets ni Maine noon na may kinalaman sa ibang kalalakihan. Pero pagdating po naman kay Alden, tikom po ang mga bibig nila at doon pa lamang po magtataka na tayo, 'di ba? Halatang halata na mayroong hidden agenda talaga. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Marjus Lokyao. Sabi niya rito, pagbukas ko ng TV, si Alden ang nagtambol ng opening ng Itbulaga. Inexpect ko na pagsasamahin sila ni Maine sa Zoom live. Ang lumabas sila Maine, Wally at Mama Alan Kay. Ay nako, sabi ko na lang di na naman pinagsama sila Alden at Maine kahit sa Zoom live lang. Pero pinanood ko pa rin yung Bawal Judgmental kahit replay, present naman sila Alden at Maine. Okay na rin, happy, mahirap talagang mag-expect, Mr. Pinas. Kaya sa susunod, pag wala ang major, di na ako manonood. Mag-YouTube na lang ako at mag-update kila Alden at Maine. Thanks sa update mo, Mr. Pinas. God bless. Amen. Napahiya nga po ako, Miss Marjus Lokyao. Paano ba naman? Eh, diba, nakita ko rin po kasi si Alden yung nag-gong kanina. So, dali-dali ko pong tinawag si Lola Granny. Sabi ko, matutuwa siya ngayong araw kasi si Maine at saka si Alden ang magkasama. Eh, syempre, si Alden nga yung nag-gong eh. Sabi ko pa sa kanya, abangan niya si Maine at saka si Alden. Ayun, no? Live. Wala nga pong Maine at Alden together. Mabuti na lang, nandun po sa nireplay nila, no, nandun po si Maine at saka si Alden. God bless po sa inyo. At speaking of my Lola Granny, meron na naman po akong pwedeng iregalo sa kanya. And I'm sure, pwede nyo rin po itong iregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Wala pong iba, kundi ang kaka-launch lamang po ng sip drinking water na tumbler po na syempre may perma po ni Maine. Ito po yung tumbler po na may straw, no? At makikita nyo po sa mga pictures kung paano makaka-order. Nandyan po yan. Basahin nyo na lamang po. Ito po yung inaabangan kong tumbler kasi nahihirapan pong uminom si Lola Granny sa parang baso type na tumbler. Yung talagang tinutongga pa. So para hindi na po siya mahirapan, naisipan ko po na regaluhan ko po siya sa susunod ko pong sahod dito sa katapusan. Ano? Kinsanas katapusan po kasi kami. So sa susunod ko po sa katapusan po, malamang matutuwa po doon si Lola Granny. Kasi hindi na yan, sisip-sip na lang po siya, 'di ba? Hindi na po siya tutongga. Tapos may perma pa ni Menggay. So, natuwa na si Lola Granny. Masaya pa, ano, yung ini-endorse ni Maine. At kanina nga po, nag-story naman po si Alden ng kanyang Valorant merchandise, no? Malamang ang Valorant Philippines po ang nagpadala ng merchandise na yan kay Alden. Yung Valorant pong yun, yun yung online games na nilalaro ngayon ni Alden. And, wait lang, wag muna po tayo mag-react ng OA, okay? Hindi po yun tulad ng Mobile Legends na nakaka-addict ng sobra, okay? So, pag-usapan na po natin yung video na ipinanood ko po sa inyo kanina lamang bago tayo mag-start. Ibinahagi ko po yun sa inyo dahil isa po yun sa mga unseen footages po. No, na itinago po ng media sa atin at ni hindi man lamang po ibinalita at kahit anong media companies talagang itinago po ito dahil syempre sa pagtatago po ng katotohanan, 'di ba? Kung ating bibilangin batay po sa timeline na meron po ang Hello Love Goodbye, meron na pong sarsuela noon. At sa video po na napanood po natin, napakalinaw po na sinabi po ng isang fan, nagtanong po siya, 'di ba? Kung makakaasa ba ng love triangle with Daniel Padilla. At ang sagot naman po ni Catherine Bernardo, bakit hindi natin gawing love square? Isama natin si Maine Mendoza at nag-appear nga si Catherine at saka si Alden. Isa po ito sa napakatibay na ebidensya na alam po talaga no, ni Catherine kung nakanino ang puso ni Alden.
'di ba? Kung matatandaan niyo po kasi si Alden po ay nagpaalam talaga kay Daniel Padilla na gagawa sila ng movie ni Catherine. Bilang isang maginoong lalaki, syempre magpapaalam ka, 'di ba? Pero yung sa pagitan po ni Maine at Catherine Bernardo, wala po tayong naririnig doon. Maliban na lang po, no? Maliban na lang po sa syempre, maliban na lang po sa interview na ito, 'di ba? Na hindi man lamang naibalita or naging laman ng diaryo. Bakit kanyo? Simple lang po, ayaw po ng media na ilabas ang katotohanan dahil pinalalakas po nila ang sarsuelan nitong nila Mr. Spotted, no? Sa mga panahon na yan, yun po yun. Diba? At ito pa po, no? Kung totoong may karelasyon po na iba si Maine Mendoza, dapat po, at alam po yan ni Catherine Bernardo, dapat po niyang irespeto yung mga ganon. Diba? Igagalang po yun ni Catherine. Pero hindi eh, pawang katotohanan lang po ang nagmula dyan po sa bibig ni Catherine. Kaya nga po sa Tok Tok PH, diba? Maychard and Katniel po ang kinuha nila dahil yun ang katotohanan. Diba? At speaking of katotohanan, ang dami pong nagtataka kung sino ang bata sa live Zoom ni Maine Mendoza kanina. Ang dami pong nagsabi na si Mati yun. Dahil totoo naman, nagpakita sa screen sa camera po si Mati. Diba? Nakita po natin lahat yon. Pero ang nakita po ng mga netizens ay may mas maliit pa pong paa. No? Paa na imposibleng kay Mati. Dahil medyo may kalakihan na nga po si Mati. Kung nasaan man si Maine, malaking palaisipan. Kung sino man ang mga batang naroroon sa likod ni Maine, no? Si Mati, sure na sure na naroroon. Pero yung iba pang mga bata na kalaro ni Mati na sinaway pa ng live ni Maine ay hindi natin alam kung sino-sino ang mga yon. Again, kung isa ka nga sa mga bashers na hindi nagustuhan ng mga sinabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.